Jesus. Magandang umaga at araw sa ating lahat. Magandang gabi man o umaga kung saan man kayong lupalop sa ating mundo. Andito naman inyong Sayi Martinez Mato, nagbabalik at ang proud vlogger ng Boreas Island. Che, proud. Che lang ito, guys. Char lang ito, no? So guys, ito guys, yung mga gagawin natin. Yung konting kaalaman lang naman para sa akin. Kung opinion ko lang po ito ah. Kung ano talaga ang pinagkaiba ng maliit na karayom at malaking karayom. Char. Ito guys, since nagpaturok ako kanina, ginagawa ko ngayon yung pagtutupi ng damit. Kasi kagagaling ko lang sa day off. So gabi na ngayon, so night time na, hindi na day off, no? So since naman na umuwi na ako, gusto ko na lang gawin ito kasi hindi ko alam, parang nag-i-start na siyang mamanhid. Kasi naturukan naman ako dati nung nabuntis ako eh. Pero iba naman yung immunize kasi, 'di ba? Pero hindi ko alam ngayon kasi iba 'to eh, ibang gamot ito eh. Pakinggan pakiramdaman ko kung anong mararamdaman ko. Pero guys, kaya ako gagawin ito, no? Kasi hindi ko na alam bukas, baka mamaya manhid na manhid na. So ngayon, ano mga bang pinagkaiba ng maliit na karayom at malaking karayom? 'Yon. Bago po ang lahat, ano ba unahin natin? Maganda nga ba yung maliit na karayom? O mas maganda yung malaking karayom? Eh, Diyos. Huwag nyo naman seryosuhin, guys. Char lang to. No. Tsaka, huwag kayo naman maayos, guys. Char lang ito. Maliit na karayom, ang pagkakaiba kasi nun. Una, magandahan lang na maliit na karayom. Undas pati. Parang kinabukasan, andyan na yung sakit. Di ko alam. Di pa ako sigurado ha kung kinabukasan. Kasi pero nakapagpa-immunize naman ako before. So, para sa akin, undas pati yung sakit ng maliit na karayom din. Pero yung malaking karayom, undas pati din masakit ha. But, ang pinakamasakit, nandun na siya sa 9 months. Char. Yun na yung pinakamasakit dun. Pero yung guys, yung maliit na karayom. Nakakatakot pala guys. Kinakabahan ako kanina. Ako ng takot na hindi ko alam kung anong mararamdaman ko after, 'di ba? Kasi kagaya nung iba nahihimatay, pero ako hindi naman. Thank you Lord pa rin. Thank you Lord talaga kasi sa dinami-dami naman bihira lang naman yung nahihimatay. Kaya kumain ako ng marami guys, kahit sabihin yung para kung bibitayin sa kain ko kanina sa una kong vlog kanina. Kung masubaybayan niyo po ang aking vlog, kanina talaga kumain ako ng maraming kanin. Then after na naman, kumain na naman ako ng marami. Kanin ulit. At saka french fries. Kasi, ang kinakatakot ko guys, baka kasi mahilo ako. Mahilo! Char! Tapos, ayun na guys, yung kinaganda ng, parang nahihilo ako. Maliit na karayom. Malaking karayom! I-choose. Body retroy. Huwag kang ganyan. Baka malaking karayo meron ka dyan. Char. Mike Libanez. Hello. Ayun. Sana naman guys. Ano ba talaga yung vlog ko? Walang patutunguhan, walang direksyon. Hindi. Sana huwag tayong matakot. Kasi para naman to sa kabutihan natin eh. At saka marami naman tayong naturukan nito. Matakot tayo. Hindi ko kayo ini-encourage guys ha. Nasa inyo na yung desisyon kung talagang karapat-dapat baga na kailangan nating kasi marami pa rin di naman nagpaturok eh. Marami pa rin. So, ako talaga nakapag-decide na ako. Sinabi ko na sa amo ko, gustong-gusto ko na nauna muna sila dalawa. Amo kong babae at lalaki, nauna muna silang magpaturok bago ako. So, since nauna na nga sila, sabi naman niya sa akin, booking niya ako. So, nakabook na nga. So, today, kanina lang, mga 4:05, nagkaroon na ako ng vaccine. Yun. So, madali lang, guys. Madaling-madali lang talaga siya. Sobra. Isa lang tip ko sa inyo, guys. Titingnan nyo yung karayom. Titingnan nyo talaga kung diniin ng mga naggumagawa, ng mga nurse man yan or doktor. Basta,
tingnan nyo yung ano, yung pagdiin ng sirens, kung diniin niya o hindi, kasi yun ang pinakadabis dun eh. Titingnan mo talaga, huwag ka matakot, huwag kang pumikit. Noon ngang nakaturok sa'yo yung malaking karayom, hindi ka pumikit, dumilat ka pa nga eh. O, diba? Kaya huwag kayong ganun guys. Tingnan nyo yung karayom. Di dapat maulit yung nasa Pinas na hindi itinurok. Yung hinatak niya yung ano, hinatak niya lang yung sirens na hindi naman niya idiniin yung gamot. So, dapat tingnan ng maigi ang ituturok sa inyo. Kasi pag tinuro ka naman kayo ng malaking karayom, nakadilat na kayo eh. Kahit nga hindi lang, nakadilat kayo. Alright. Alright, guys. Kalandir-landir lang. Pero guys, ito, totoo na talaga to ha. Ano bang nararamdaman nyo after ng ano? Kasi ako guys, nahihilo ako. Ito ulam, nahihilo ako ngayon. Parang mabigat yung ano. Hindi ko alam kung masakit yung ulo ko. Napagod na ako sa D-off. Kasi nag-D-off na ako. Saka pagod lang ako. Pero actually, nahirapan ako guys. So, ginawa ko na yung mga ano, dapat pag-season. Kasi ayokong dumating ang point na bukas, mataranta ako sa mga gawain ko. So, ngayon, gagawin ko. So, wala naman dapat ikabahala dun sa turok-turok na yun. Kasi, para naman sa atin eh, para lumakas yung immune system natin. Huwag kayo maniwala dyan guys sa zombie-zombie. Grabe yung mga fake news eh. Tingnan mo nga si Maria. Si Maria yung hindi nakabayad ng, ano, ng order niyang, ano yun? Food bags? Ano ba yun? Oo, tapos hindi niya nabayaran. Oh, ano nangyari? Di ba ang daming edit? Ang daming ng kaalaman ng mga Pilipino na grabe umedit ng mga yung bahay na wala. O, di ba? Yung lechon, tinangay. Tinago yung ibang pagkain. O, di ba guys? So, ganun din yung ano guys. Maraming fake news doon na issue ganito ganyan, nasusumbi. Hindi guys. Hindi ka nasusumbi. Mas masusumbi kayo doon sa malaking karayom pag naunahan kayo. Char-char. No? So, dapat magpabaksin kayo guys. Char. Nag-encourage? Hindi naman. Kasi opinion nyo pa rin yan eh. Nasa inyo pa rin yan. Nasa inyo pa rin ang desisyon. Kasi sarili nyo yan eh. Pero kung mandatory naman ngayon na hindi makakalabas ng bahay hanggat wala kang bakuna, huwag ka lumabas ng bahay. Magpara kang radish dyan sa kaputian mo. Mamumuti ka sa loob ng bahay kung hindi ka makalabas. At saka yung ending nun, gutom, tirik ang mata. Kasi wala kang makain sa loob ng bahay. Anong kakainin mo dun kung wala kang trabaho? Siyempre, hahanap ka ng trabaho. Kasi ang ending nun, wala kang ano, wala kang kakainin. Buti na lang kung may asawa ka na kumakayod. O siya nakapaturok. O ikaw hindi. O yung asawa mo lang turok ng turok sa'yo. O, diba? Tapos wala, nandun ka lang sa loob ng bahay. Kaka-boring guys. Ang taong bahay. Sobra. Sobrang boring. Kaya magpaturok na kayo. Huwag na kayo mag-alangan. Char. Huwag na kayo patumpik-tumpik pa. Isipin nyo yung ano nyo. Simple lang naman yan guys eh. Kung gusto nyo mag-ingat, paglabas, kung mamili kayo, after nyo mamili, after humawak ng pera, mag-grab hand agad. Maglagay agad ng alcohol. Otherwise, kung hindi nyo gagawin yon, hindi mo alam kung sino yung humahawak ng items na yun, na hinahawakan mo, namimili ka dun sa mga items na yun, hindi mo alam kung sino humawak nun. After pagdating ng bahay, yung mga binili mo, basta mo na lang itapon dyan, na wala mo lang kapunas-punas. Dapat punasan mo ng, ano, I mean, nahihilo ba ako? O akong, ang ano ko, nagsishaking? Nahihilo talaga ako. I mean, yung, pag itapon mo lang yung mga pinamili mo, then, hindi mo yun pupunasan ng mga wet wipes, or yung wipes na may alcohol, dun mag-i-start eh. Kasi hindi mo alam kung sino yung dumadampot ng mga items na pinamili. Especially galing ano, yung China product. Yun talaga guys. Kasi karamihan sa Pilipinas, mga China product yung mga ano natin, karamihan ng mga kinukonsume natin. Pero dapat, pag galing nyo ng grocery guys, huwag nyo naman ilagay kaagad sa ano. Kung ilagay nyo man sa table ng, o sa mesa nyo na kinakainan, or kahit saan, punasan nyo muna bago ilapag. Then after, yung box or plastic, itabi nyo na yun, ilabas nyo na sa bahay. Yun yung tip ko dun guys. Kasi hindi nyo alam eh, kung ano mga, saan nyo na ano eh, hawak ng mga tindero. Yung tindero nga eh, naka-gloves. Hamakin mo ha, naka-gloves. Tingnan mo sa Jollibee or sa McDonald's, naka-gloves sila. Humahawak yung cashier, humahawak ng pera. Pagdating doon, humahawak ng mga ano, sa mga, katulad ng ice cream, yung takip ng ice cream or yung kutsara, di ba? Nakahawak sila doon sa pera. Naka-gloves nga sila guys, pero humahawak sila sa pera. O di ba? Yung pera, ilang tao humawak noon?
yun doon. Kaya important yung magpaturok. Magpaturok na kayo, guys. Huwag kayong umasa sa turok ng asawa nyo. Ste. Che. Dapat magpaturok. Kasi, hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam. Ngayon, malakas pa. Bukas, wala na. Wala ng immune system. Char. Kasi, papalakas lang naman ang immune system yung turok eh. Hindi naman ibang pinapalakas noon.